May maikli akong kwento para sa inyo, mga kapatid. Noong bata pa ako, lagi kong tinatanong sa mama ko ang ganito, "Ma, kung ang Diyos ang lumikha sa mga tao, sino naman ang lumikha sa Diyos?" Ang sagot naman ng mama ko ay ganito, "Anak, walang lumikha sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nandyan na bago pa likain ang sanlibutan." Kahit na ipaliwanag sa mama ko ng maayos ang tanong ko, hindi ko pa rin naintindihan. Sa mura kong kaisipan at puso, nandun na yung feeling na gusto ko talagang mas makilala pa ang Diyos. Ang Diyos na lumikha sa atin at sa sanlibutan. Ang tanong sa karamihan, sino nga ba ang Diyos? Ayon sa God Questions, ang katanungan, sino ang Diyos? Ano ang katulad ng Diyos? Paano natin makikilala ang Diyos? At ito naman ang sagot, ang katotohanan. Ang katotohanan ng pagkakaroon ng Diyos ay napakalinaw na makikita sa pamamagitan ng sanilika at ng konsensya, kaya tinatawag ng Biblia ang taong hindi naniniwala sa Diyos na isang hangal. Mababasa sa Awit chapter 14 verse 1, hindi tinangka ng Biblia na patunayan na may Diyos, bagkos itinuturo nito na may Diyos na mula pa sa simula. Mababasa sa Genesis chapter 1 verse 1, ang ginagawa ng Biblia ay inihahayag nito ang katangian, kalikasan at mga gawa ng Diyos. Sino ang Diyos? Ang kahulugan. Ang pag-iisip ng tama tungkol sa Diyos ay napakahalaga dahil ang maling akala tungkol sa Diyos ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa Awit chapter 50 verse 21, sinabihan ng Diyos ang masamang tao, "Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian." Sa pagsisimula, ang isang magandang paglalagom ng kahulugan kung sino ang Diyos ay ito, ang kataas-taasang persona, ang manlilikha at tagapamahala ng lahat ng bagay, ang likas na umiiral sa kanyang sarili na may ganap na kapangyarihan, kabutihan at karunungan. Sino ang Diyos? Ang kanyang kalikasan. Alam natin ang mga bagay na totoo tungkol sa Diyos sa isang kadahilanan. Sa kanyang kaawaan, nagpakababa siya upang ipakita sa atin ang ilan sa kanyang mga katangian. Ang Diyos ay espiritu at ang kanyang kalikasan ay hindi masusukat. Mababasa sa Juan chapter 4 verse 24, ang Diyos ay isa, ngunit umiiral siya sa tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Mababasa sa Mateo chapter 3 verse 16 to 17, ang Diyos ay walang hanggan. Sa 1 Timoteo chapter 1 verse 17, walang katulad. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 22, at hindi nagbabago. Mababasa sa Malakias chapter 3 verse 6, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Mababasa sa Awit chapter 139 verse 7 to 12, nalalaman ang lahat ng mga bagay at nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Sino ang Diyos? Ang kanyang katangian. Narito ang ilang mga katangian ng Diyos ayon sa ipinahayag sa Biblia. Ang Diyos ay makatarungan, pag-ibig, tapat at banal. Ipinakikita niya ang kanyang kahabagan, kaawaan at biyaya. Inahatulan ng Diyos ang kasalanan, ngunit nag-aalok din naman siya ng kapatawaran. Sino ang Diyos? Ang kanyang gawain. Hindi natin maunawaan ang Diyos nang hiwalay sa kanyang mga gawa. Dahil ang ginagawa ng Diyos ay nagpapakilala kung sino siya. Narito ang isang pinaiksing listahan ng mga gawa ng Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Mababasa sa Genesis chapter 1 verse 1 at sa Isaiah chapter 42 verse 5. Inaalalayan niya at kinatagpo ang pangangailangan ng sanlibutan. Mababasa sa Colossians chapter 1 verse 17. Isinasakatuparan niya ang kanyang walang hanggang kalooban, kabilang ang pagtubos sa tao mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. Inilalapit niya ang kanyang mga hinirang sa kanyang anak. Dinidisiplina ang kanyang mga anak at hukuman niya ang sanlibutan. Sino ang Diyos? Ang pagkakaroon ng relasyon sa kanya.
Alam niyo mga kapatid, ang pagkakaroon ng relasyon sa Kanya, sa ating Diyos, ay ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil sa persona ng Kanyang anak, naging tao ang Diyos. Mababasa sa Juan chapter 1 verse 14, ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao at dahil dito, siya ang tulay ng tao patungo sa Diyos. Mababasa sa Juan chapter 14 verse 6 at sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sa pamamagitan lamang ng Kanyang anak, tayo magkaroon ng kapatawaran, pakikipagsundo sa Diyos at kaligtasan sa puot ng Diyos. Kay Hesukristo, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Mababasa sa Colossians chapter 2 verse 9. Kaya paano natin tunay na makikilala ang Diyos? Kilalanin natin si Jesus at ilagak ang ating pagtitiwala sa Kanya na Kanyang anak at ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, nalaman na natin ang katotohanan kung sino talaga ang ating Panginoong Diyos, ang tunay na Diyos at buhay na Diyos, ang Diyos na tunay na nagmamahal sa atin, ang Diyos na ating tagapagligtas at tagapagtanggol. Mula sa simula, gusto ng Diyos na lubusan natin siyang makilala, ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin at ang Diyos na nagbibigay sa atin ng liwanag, lakas at pag-asa. Napakasakit lang isipin mga kapatid, ng iba sa atin ay hindi naniniwala kung may Diyos ba talaga. Maraming katanungan sa kanilang isipan, kung may Diyos, bakit pinahintulutan ng Diyos mangyari ang hindi kaaya-aya? Katulad ng mga krimen, sakuna, pandemya, trahedya, at iba pa. Alam niyo mga kapatid, kapag may mga taong hindi naniniwala na tunay talaga ang Diyos, sobrang nasasaktan ng ating Panginoon. Sa tuwing may mangyari sa atin na hindi maganda, ang palagi nating sinusumbatan ay ang Diyos. Ang lagi nating bukang bibig ay ganito. Kung totoo ang Diyos, bakit nangyari sa amin ito? Kung totoo ang Diyos, bakit binigyan niya ako ng malubhang sakit? Kung totoo ang Diyos, bakit kinuha niya sa akin ang mahal ko sa buhay? Mga kapatid, huwag na huwag nating kukwestiyonin ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos sapagkat nasusulat. Basahin natin ang Mateo chapter 4 verse 7, ang salita ng Diyos. Pero, sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Isa lang ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang pakana ng lahat ng karahasan na nangyayari dito sa mundo ay walang iba kundi ang diablo na ating kaaway. Winawasak ni Satanas ang lahat para pagbintangan natin ng Diyos ang may gawa sa lahat ng ating naranasan. Gusto ni Satanas na lumayo tayo sa kalwalhatian sa ating Diyos. Kaya, gagawin niyang lahat para mawala ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Kaya, pinabalaan tayo palagi sa ating Diyos na lawakan pa natin ang ating pag-iisip at higpitan pa natin ang ating faith. Ayon sa 1 Pedro chapter 5 verse 8-9, ang salita ng Diyos. Magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip at magbantay kayo sapagkat ang diablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at umaali-aligid na naghahanap kung sino ang malalamon niya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya, labanan ninyo siya. Tulad ng nalalaman ninyo, dumaranas din ng gayong kahirapan ang mga kapatid ninyo sa buong sanlibutan. Ayon sa pahayag ng Biblia, ang ating Panginoong Diyos mga kapatid ay ang kataas-taasang persona, ang manlikha, tagapamahala ng lahat ng bagay, ang likas na umiiral sa kanyang sarili na may ganap na kapangyarihan, kabutihan at karunungan. Ang Diyos ay espiritu at ang kanyang kalikasan ay hindi masusukat. Ang Diyos ay iisa, ngunit umiiral siya sa tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos ay walang hanggan, walang katulad at hindi nagbabago. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nalalaman ang lahat ng mga bagay at nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Alam natin ang mga bagay na totoo tungkol sa Diyos sa isang kadahilanan. Sa kanyang kaawaan, nagpakababa siya upang ipakita sa atin ang ilan sa kanyang mga katangian.
Narito ang ilang mga katangian ng Diyos ayon sa ipinahayag sa Biblia. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay galit sa hindi wasto. Pag-ibig, napakabusilak ng puso ng ating Diyos. Tapat at banal. Kailanman, hindi magsisinungaling sa atin ang Diyos. Tutuparin niya ang lahat niyang pangako. Ipinakikita niya ang kanyang kahabagan at kawaan. Hinahatulan ng Diyos ang kasamaan, ngunit nag-aalok din naman siya ng kapatawaran. Kaya mga kapatid, huwag nating isumbat sa Diyos ang lahat ng pinagdaanan natin dahil hindi ang Diyos ang may gawa sa mga bagay na hindi kanais-nais, kundi ang ating kaaway na si Satanas. Pinahihintulutan ito mangyari ng ating Diyos para subukan tayo kung gaano katibay at katatag ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kung madaanan natin ang iba't ibang klaseng suliranin, ayaw ng Diyos na ikaw ay sumuko, kundi labanan mo ang kaaway na si Satanas. Labanan natin siya sa pamamagitan ng taimtim na dasal at pananampalataya sa Diyos. Lagi ninyong tandaan mga kapatid, hindi hinahangad ng Diyos ang makakasama sa inyo. Dahil lubos tayong minamahal ng ating Diyos, inialay ng Diyos Ama ang bugtong niyang anak na si Jesucristo para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, para makapiling nating muli ang Ama natin na nasa langit. Ang Diyos ay Espiritu, kaya hindi natin siya nakikita, pero damang-dama natin ang kanyang presensya. Dito sa ating puso, kahit saan man tayo magpunta, lagi nating kasama ang Diyos. Hinding-hindi tayo iiwanan ng Diyos, lagi tayong binibigyan ng proteksyon para hindi tayo masaktan sa ating kaaway na si Satanas. Inaatasan ng Diyos ang kanyang mga anghel para bantayan tayo. Mga kapatid, mahal na mahal tayo sa ating Diyos, ayaw ng Diyos na tayo ay masaktan. Dahil kapag nasasaktan tayo, mas triple pa ang madarama ng ating Diyos. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 31 verse 6 sa magandang balita Biblia. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Mga kapatid, kung may unos man at bagyo na dumarating sa ating buhay, huwag kalimutang tawagin ang Diyos sa lahat ng oras. Dahil handa tayong tutulungan ng Diyos, basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Purihin natin ang ating Diyos magpakailanman. Salamat po sa pakikinig mga kapatid at sama-sama pa rin tayong tuklasin ang buong katotohanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-comment at pakishare na din po para mas marami pa tayong mga kapatid ang makatanggap ng magandang balita mula sa Diyos.